What's up mga karepa? Ngayong araw, tuturuan naman namin kayo kung paano gumawa ng organic composting. So mga karepa, sa paggawa ng organic composting, ang makakatulong ko ngayon ay si Repa King Kong. Tuturuan namin kayo ng step-by-step process kung paano tayo gagawa ng organic composting para hindi na tayo bumili ng mga chemicals o mga fertilizer. Itong organic composting, halos lahat ng pangangailangan ng mga inyong tanim ay maibibigay ng gagawin natin ngayong araw. Sa organic composting, ang unang hanay na gagamitin natin ay yung tinatawag na browns. Yung browns, mga karepa, ito yung mga puyong dahon, mga tuyong sanga o mga papel na hindi na natin ginagamit. Gaya na kunyari, mga lumang libro o lumang dyaryo, yan. Considered as brown yan. Yan yung mga ginagamit natin. Sa pangalawang hanay naman, merong tinatawag na greens. Yung greens na tinatawag, ito yung mga balat ng prutas, balat ng mga gulay, at kung ano-ano pa na ginamit sa kitchen na, kunyari, mga nabulok ng patatas o nabulok ng kamatis, pwede mong ihalo yun. Part siya ng greens. So, pwede mong isama yun. Tapos, ang ano naman yan, ang paghahalo naman yan, 1:2 na tinatawag. Yung browns natin, yung dahon, yung papel, dalawa nun, katumbas ng isang green. So, kung meron kang isang kilong browns, papel at mga lumak at mga dahon, o yung dahon, dapat yung ano mo, greens mo, kalahating kilo lang. So, ganun yung proportion niya na tama para mas ma-preserve ng tama. Kasi pag mas marami yung greens mo, ang chances is pwedeng mabulok o babaho lang yung gagawin mong compost. So, yun, ganun. Yun yung mga unang hanay, pangalawang hanay. Tapos, lalagyan din natin yan ng lupa. Tapos, lalagyan din natin ng balat ng itlog at tubig. Mahaluan natin tubig. Mamaya, tuturo namin sa inyo yung step-by-step process kung paano natin gagawin para masundan nyo. Tapos, ang mga kakailanganin pala natin, unang-una ay yung timba. Repa, kuhain mo yung timba. Kahit ganito kalaki lang na timba, kung meron kayong drum, mas okay, pero kami ito yung ginamit namin eh. Ano to mga repa, nakatambak to. Kaya ang gagawin nyo, kung nakatambak yung gagamitin yung timba o palanggana, sisiguraduhin yung malinis. Pwede nyong linisin ng sapon, pero sisiguraduhin yung mabanlawan yung maayos. Pwede rin kayong gumamit ng baking soda. Mas safe yun kaysa kung sapon ang gagamitin nyo. Kasi pag sapon, kailangan siguraduhin yung malinis talaga siya eh. Tapos bukod dyan, gagamit din tayo ng panghinang. Tama ba panghinang to, Repa, diba? Oo. Ang purpose nito is, kailangan natin butasan yung ano, butasan yung timba. So mga karepa, ayan, kung makikita nyo, ang gagawin natin dito sa ating timba is bubutasan lang natin. Pero yung butas na gagawin natin, yung unang butas lang, Kong, yan, ganyan lang. Yung unang butas na gagawin natin, yung butas na gagawin natin mga karepa is yung sakto lang para sa hangin o airflow. Para maganda yung pagkaka-preserve ng mga gagamitin natin na compost. Tapos, dapat mga karepa, huwag nyong bubutasan yung ilalim. Kasi kapag binutasan nyo yung ilalim, ang mangyari doon, papasukin lang ng mga bulate yan o ng mga iba't ibang insekto. Kaya hindi tayo magbubutas pa ilalim. Ang butas lang natin, puro sa gilid. So yan, panoorin nyo lang mga repa, bubutasan lang yun ang bubutasan. Slow motion ko pa kita. Kita. Pause mo. So, unang lalagay natin, Repa, kaya nang nasabi ko is yung browns na tinatawag. Dahon at papel. Yan, maglalagay muna tayo. Papel. Ipakita mo, Repa. Pakita mo, Repa, bago mo ilapag. Yan. Papel naman. So, kakalat lang natin, mga Repa. After natin ikalat yung papel, next na kukuhain natin o ilalagay natin is yung greens naman.
yung dahon at yung balat ng mga prutas. Yeah, mga repa, yung mga balat ng prutas. Hiningi lang namin to mga repa dun sa ano, karinderya. Imbis na itapon nila yan. Gawin natin ano, kapakipakinabang. After nyan, maglalagay ulit tayo ng browns. Yan mga repa. Browns ulit tayo. Dahon. Papel. Tamang ano lang, tamang pansya lang. Tapos, pagkatapos yan is maglalagay na tayo ng lupa. So, magbubudbud tayo ng konting lupa. Itong lupa, makakatulong to para mas mabilis ma-compost yung mga nilagay natin na ano, na gulay tsaka yung mga dahon. So yan, lupa tayo. Tapos same cycle. Tapos tayo sa browns, lupa. Kuha ka ulit ng greens, repa. Greens na ulit. Pakita mo bago nilalagay. Yan, greens ulit tayo, gulay. Sige, lapag mo, repa. Halo-halo yan. Tapos, mga repa, sasamahan natin natin dahon ng kakawate. Kasi ang dahon ng kakawate ay mataas din ang sustansya na binibigay nito pag na decompose na sila. So yan po. Nilagyan natin dahon ng kakawate. Next, maglalagay din tayo ng dahon ng ipil-ipil. Pareho rin siya. Mataas din yung binibigay niya na ano. Malaki rin yung benepisyo niya sa mga halaman once na na-decompose na siya. Ang isa pang dahon na ilalagay natin is malunggay. Ito unang-una, alam naman natin lahat na sobrang sustansya nito. So maglalagay din tayo niya. So yan, naglagay na tayo. Tapos, isa pang importante na source ng calcium, lalagyan natin ang balat ng itlog. So dudurugin natin. Yan yan. Siguraduhin nyo lang nadurog. Tapos ikakalat natin siya. Ito mo nadurugin kong nanusok. Yan, ganyan lang mga repa. Hiningi lang din namin ito sa karinderya mga repa. Yan, so ngayon, naglagay na tayo ng greens. Next natin is browns ulit. Mga repa, browns, o papel. Papel tayo. Repa, kuha ka ng dahon. Yan. Paulit-ulit lang yung cycle niyan mga repa. Tapos huling yan mamaya, maglalagay tayo ng tubig. Pang pinali na yun, tubig. Sige repa, yan. Alat mo. Meron pa. Kung kuha nila po. So greens ulit, medyo marami po. Isang timba to, so ang laking bagay nito. Patagal-tagal natin magagamit. Ipon ka. Lagay na po ulit natin yung natira nating malunggay, ipil-ipil at kakawate. Tapos, maglalagay tayo ng lupa. Ubusin natin ito. So, bago tayo maglagay ng lupa, mga repa, ubusin na natin yung, maglagay ulit tayo yung layer ng calcium. Yan, ganyan. Dudurugin nyo lang. Pakita mo dito, repa. Medyo matalas lang po. Pwede pong dikdikin nyo na to, pero kaya hindi namin dinikdik muna para maipakita namin sa inyo. Pwede rin kayo gumamit ng blender kasi kung blender gagamitin nyo, mas magiging pinong-pino po siya. Uubusin na po natin yung mga ating mga greens at browns. Halon natin lahat. Tapos, yung dahon nyo na lang. Bago tayo maglagay ng pampinaling lupa natin mga repa, ito muna, lagay muna tayo ng mga browns pang ibabaw.
Yan, okay na, isa pa. Konti na lang. Yan. Okay na yan. Tapos kuha ng tubig kong. So mga repa, ito, once na napagsama-sama na natin yung mga gamit natin para sa paggawa ng compost, browns, greens, tapos nilagyan natin ng mga dahon ng malunggay, kakawate, at ipil-ipil. Sinamahan na rin natin ng para sa calcium niya ng eggshell. Ngayon, pampinalis, lalagyan natin ng lupa, yung pinakaibabaw niya. So bubudburan lang natin ng lupa. Hindi naman kailangan na sobrang dami. Mabubulok na yan, mga repa. Ayan, ganyan. Ayan. Once na nalagyan natin ng ng lupa, mga repa, tubig naman, lagyan mo yung tubig. Hindi sobrang dami, basta mabasa lang siya. Tandaan. Tandaan, sige. Paikot sa gilid. So, babasain mo lang siya. Ayan. Tapos, ang pampinali, mga repa, kailangan tatakpan nyo siya ng lumang damit o basahan. Kasi kahit anong tela yan, repa. Kahit anong tela, basta dapat mas maganda, cotton. So, mga repa, after natin matakpan ng cloth o ng basahan yung ating compost, talian nyo lang, or kung may goma kayo, mas maganda, gumahan nyo. Tapos, usually, mapapakinabangan natin to 2 to 3 weeks or after 1 month. Pero once a week, dapat hahaluin natin to, tapos babasahin natin. Huwag natin nahayaang matuyo kasi sobrang importante sa pag de-decompose yung pinatawag na moisture. So yun yung kakailanganin niya para mas maging maganda. Tapos itatago niyo siya dun sa lugar na hindi naaarawan. So hanggang dito na lang, mga repa, sana nasubaybayan niyo yung step-by-step process kung paano gumawa ng organic compost. Kung may katanungan kayo o may gusto kayong idagdag sa aming ginawa, mag-leave na lang kayo ng comment dun sa comment section. Please like this video and subscribe to our channel. And pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa aming susunod na video. Bye-bye!